What's up mga ka-Fishland? This is Coach Mac with Mac Valley TV at nagbabalik na naman tayo sa episode na Usapang Kristiyano tuwing linggo dito sa Mac Valley TV. Mga kapatid, minsan ba sa buhay ninyo naranasan niyo ng matakot? Natatakot tayo dahil meron tayong isang bagay na nagawa na ultimo magulang natin sa tingin natin hindi tayo kayang intindihin. At worse, kapag nalaman pa ng mga otoridad yung nagawa natin, natatakot tayo at baka tayo mag-end up sa kulungan. Kaya naman, pipiliin natin mapag-isa. Lumayo sa mga taong mahal natin dahil iniisip natin, wala nakakaintindi. Ano, tatakbuhan na lang pa natin yung mga problema natin? Mga kapatid, huwag natin hayaan na mapag-isa yung ating mga sarili. Dahil sa tuwing tayo ay mapag-isa, doon pumapasok yung demonyo, mga kapatid. Hindi na tayo magpapakatumpik-tumpik pa, ano? Demonyo talaga. Tayo ay sobrang precious kay God. Gusto niya tayong kunin isa-isa. Pag tayo ay mapag-isa, doon mas malakas yung kapangyarihan ng mga demonyo. Walang gumagabay sa atin. Sa tingin natin, alam na natin kung ano yung tama sa mali. Akala natin tayo na yung pinakamalakas. Bakit? Kasi yun yung sinasabi sa atin ng demonyo. Yun yung tinatanim sa mga utak natin. Na Mac, kaya mo yan. Mac, bakit ganito? Kukwestiyonin na natin ng Diyos, mga kapatid. Bakit kung totoong may Diyos, bakit ang daming nagugutom sa mundo? Diyan napapasok yung lason sa utak natin. Sino pa bang gumagawa nun, mga kapatid, kung hindi ang demonyo? Hahayaan ba natin na mapunta tayo sa kademonyohan, mga kapatid? Hindi. Sa simula lang masarap. Na kasi naririnig natin yung mga salitang pumapasok sa ating tenga, kaparinig niya sa atin kung ano yung mga salitang gusto nating marinig. Yung mga masasarap sa tenga na pangkamunduhan lang, earthly things, kumbaga, mga kapatid. Yun ba ang mas importante? Mas importante magdusa na tayo dito sa mundong ito at maging maligaya kasama ang Diyos. Ngayon, paano natin maiiwasan yun? May nagawa na nga tayong mali. Natatakot tayo, baka hindi tayo maintindihan ng mga tao sa paligid natin, ultimo pamilya natin. Tapangan yung sarili natin. Kailangan natin tumalikod sa maling ginagawa natin. Take note, mga kapatid, talikuran yung maling ginagawa. Dahil hindi natin kayang labanan yung mga temptation na yan. Bakit? Tao lang tayo, mga kapatid. Ngayon, pag tinalikuran natin, pupunta tayo kay Jesus Christ. Dahil siya lang ang may kaya na i-wash away lahat ng kasalanan na nagawa natin. Kailangan lang talaga natin lumapit sa kanya. Dahil walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin.